As of the 21st of this month, I signed proclamation number 1081, placing the entire... Hala! Bakit bigla nabura? Actually, yan po yung mangyayari kung matuloy po itong memo sa DepEd. Ito, gusto kasi burahin yung reference kay Ferdinand Marcos Sr. pag itinuro po yung diktadurang Marcos sa grade 6. Ganern. Underview kasi yung curriculum ngayon, kasama po rito yung Araling Panlipunan. Pero bakit kaya sa dinami-dami ng lessons sa dapat tutukan, may nakaisip po na gawing diktadura na lang ang gamitin pag itinuro po yung martial law? Sabi ng DepEd, wala naman daw political pressure para gawin ito at hindi pa naman daw final. Okay, assume natin na naniniwala tayo dito. Pwede naman kasing wala talagang pressure, pero may gustong magpapogi doon po sa nakaupong administrasyon. Kasi nga, anak nung dating diktador, yung presidente ngayon. Teka, bawal nga pala gamitin yung diktador katabi ng Marcos. Alam ko pati sa ilang newsroom si pinagbawal din yan dati ng ilang news managers saka media owners. Duwag much? Pero alam nyo, sa journalism, we call a spade a spade. Kung naging diktador ang isang leader, edi diktador, hindi natin trabaho sa journalism na mag-astang Rexona. You know, yung parang deodorant sa masangsang na yugto sa ating kasaysayan. We won't let you down. Parating naman sa edukasyon, bakit importanteng walang sugar coating sa pagtuturo ng mga importanteng paksa? Think about this. Paano mo ituturo yung diktadura na walang reference sa nagdeklara nito? Para sinabi mo na, "Uy, confirmed, may nagnakaw." Alam natin kung sino, pero hindi ko sasabihin. Parang ganun din sa diktadura. "Uy, may nagdeclare ng martial law. Libo-libo ay pinakulong, tinorture at pinatay. Marami sa kanila mga kalaban sa politika. Pero hindi natin ituturo sa mga kabataan ngayon kung sino yung diktador sa likod ng diktadura." Weird, no? Parang he who must not be named sa Harry Potter? Eto pa. Bukod dito sa DepEd memo, may senador na bida-bida. Gusto na ma-declare yung September 21 bilang Unsung Heroes Day. Para daw dun sa mga sundalo nagbuwis ng buhay sa pakikipaglaban sa mga komunista. Binigyan po ng napakasamang imahe yung September 21. Ang narinig lang po natin ay isang narrative. Alam niyo po, Chairman, sa mundong ito, dalawa dapat ang narrative. Sa dami ng pipiliing petsa, September 21 pa talaga, ha? Why did you choose the date September 21? Is it because coincidence that was the declaration of martial law? As of the 21st of this month. Ang argument kasi ng senador, itong martial law ay nakapagdulot din po ito ng pagliligtas sa ating bansa na tayo po ay maging communist country. Pero yun ba talaga ang dahilan sa pagdeklara ng batas militar? Hindi ba ginamit lang yun na justification o palusot para sa isang sinister at pansariling agenda? Di ba? Para mapanatili pa rin ni Marcos yung sarili niya sa pwesto? Saka hindi ba mas lumakas patuloy itong NPA no nag-martial law si Marcos? Kaya hanggang ngayon problema pa rin. Ngayon, bakit importanteng malinaw po yung pagtuturo ng kasaysayan? Alam niyo po, 51 years na mula nang mag-declare si Marcos Sr. ng martial law. I signed proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Marami nang hindi buhay dun po sa mga nakaranas ng rehime na yon. Iba puting-puti na yung buhok. 2 generations na kasi lumipas, marami na nakalimot o sadyang hindi nakakaalam ng kasaysayan. Tapos biglang mababaritaan mo, may DepEd memo, saka paano kalang batas yung isang senador. So ano yung kasaysayan? Joke lang? O kalimutan na lang? Ayon nga kay George Santayana na madalas i-quote, "Those who forget their history are condemned to repeat it." O mas malala, kung pilit ipinapalimot sa ating memorya yung kasaysayan. All because may mga gustong sumipsip o magpapogi. Remember, politicians come and go. The good ones leave behind a legacy that is felt across generations. The bad ones, they leave lasting damage.